pagpupuri or praising God. At yun po ngayon ang ating tema. At yun din po ang aking sishare sa inyo. Sa matanong ko po kayo, ngayong araw pong ito, may naalala kayong mga pinagsabihan nyo at pinuri nyo? Madalas tayong tao ay pinupuri natin ng ibang tao. Marahil ay pinupuri natin malimit ang ating mga anak, pinagmamalaki natin, lalo ng mga nanay na walang pangit para sa mga nanay na sa anak nila. So walang hanggang pagpupuri para sa mga anak. Pinupuri nila natin ating mga asawa, pinupuri natin ang ating mga boss minsan, pinupuri natin ang ating mga iniidolo, pinupuri natin ang artistang paborito natin, pinupuri natin ang mga paborito nating mga basketballista, pinupuri natin ang maraming bagay. Pero ang tanong sa atin, ang Diyos ilang beses nating napupuri? Ang Diyos, napupuri ba natin? At kung sakali man salitang napupuri, naiintindihan po ba natin ang ibig sabihin ng salitang pagpupuri? Nalalaman po ba natin kung anong mayroon kapag tayo nagpupuri? Siguro po sa buwan na ito mapag-aaralan natin ng marami. I'll be honest po sa inyo, nagpapasalamat po ako at sinama po ito ni Pastor Let sa tema. Sa haba, medyo mahaba-haba pong panahon ng pag-aaral ko rin po ng salita ng Diyos. Mula noon hanggang nag-BMTI, nakamit, nagtuturo na rin po ako sa BMTI, ang subject ng pagpupuri ay halos wala. Hindi po siya parang major, pero kaninang umaga sinabi ni Pastor Let, hindi ito basta-basta lang. At totoo po yun. Sa mga verses pong kinuha ko at pinag-aralan, major thing po sa Bible ang pagpupuri. Pag binuksan niyo po ang Book of Psalm, lahat po yan ay pagpupuri sa Diyos. Ang anghel na bumaba, ang unang binanggit ay pagpupuri sa Diyos. Hanggang ngayon sa langit, may mga anghel na walang ginawa kundi magpuri at magpuri sa Diyos. It's a major theme. At excited po ako sa buong buwan dahil malalaman natin ang sikreto ng pagpupuri sa Diyos. Bago ko iano po yung verse, ay gusto ko lang pong maging malinaw sa atin lahat. Kanina pong umaga, sinabi ni Pastor Let ang salitang ibig sabihin ng praise. Hindi ko na po ulitin, ilalagay dyan, ito ay admiration, commendation, at pagbibigay po ng papuri sa ating wikang Filipino. Kumuha po ako ng dalawa na common na salitang pagpupuri at ito ang Hebrew word na ugat ng lahat ng mga salitang pagpupuri sa Biblia. Unahin ko na po ang most common na ginagamit po ng Hebrew o mga Hebrews. Ito po ay ang hala. Hala. Siguro ganun ang pag-pronounce. Hala. To boast, to brag, to rave. Ibig sabihin to rave, to make show about God. Even to the point of appearing foolish. Ang pagpupuri sa Hebrew word na ibig sabihin po, ito yung pinagmamalaki mo. Bubutog mo. Pigbabrag mo ang Diyos. To the point na mukha ka ng ridiculous, mukha ka ng foolish, mukha ka ng... Alam niyo po yung salitang yan, makikita mo yan sa taong nanunood ng basketball sa kanyang iniidolong basketballista kapag nakashoot. Makikita mo ang tao yung salitang hala, it either tumatakbo yan sa sobrang tuwa niya at sinasabi niya, nakashoot. Minsan ninuhubad ang damit, may mga kung anong lettering dyan, nagmumukhang fool, nagmumukhang weird. Gusto niya lang sabihin sa iyo na ang galing ng aking idolo. Ang galing ng aking artistang ito. To the point na lahat ginagaya niya, that is hala. Ang Diyos, kapag pinupuri mo siya sa salitang yan, wala ka nang ginawa kundi ipagmalaki ang Diyos. Wala ka nang ginawa kundi
ipagmayabang ang Diyos to the point na para ka nang sira ulo. Hala. Pero may isa pong premier word na kung saan noon medyo ginadaan ko sa biro, pero nung mapinag-aralan ko po, binalikan ko ang ano ng mga Hebrew, sabi ko, hindi ko na Lord gagamitan ito. Hindi ko na po ito, Panginoon, bibiruin dahil exclusive pala to. Number two, dalawa lang po ang kinuha ko. Hallelujah. We used to say hallelujah. Sabi nga ni Pastor na wala ng value itong salitang praise the Lord and hallelujah, naging pangkantong salita na pang-asar, pang-pikon sa mga Kristiyano. Pero ang salitang hallelujah ay kinuha sa dalawang word, hallel, yung halhala. Means to boast, to brag, to make show, even to the point of looking ridiculous. Ridiculous yan, kuya. So, parehas ng hala. Kaya lang, this is exclusive kasi yung hallelujah ay ang short name ng Yahweh o Jehovah. So this is an exclusive praise term for Yahweh. So, thou shall not put my name in vain. So pag ginagamit nila to with full reverence, with full respect, because that is exclusive only for one, for Yahweh only. Kapag sinabi mo ang salitang Yahweh, that is a term for praising the Lord, pero exclusive lang sa Kanya. Kaya po ang salitang hallelujah, hindi po translate sa anumang uli ng translation, dahil wala ka nang pwedeng i-translate pa, hallelujah na talaga yan. Kahit Englishin mo, kahit German mo, hallelujah pa rin ang gagamitin nila because that is exclusive for Yahweh. So, kapag sinabi po ng Bibliyang praise, that means you boast the Lord. Proud na proud ka sa Kanya, pinagmamalaki mo siya, pinagyayabang mo siya to the point na mukha ka ng weird, but still, mayroon kang sinasabi patungkol dito. Habang tinitingnan ko po yung mga talatang yan at mga ano po yan sa ano, inisip ko po sarili ko, mayroon ba akong pagkakataon sa buhay ko mula nang ako'y iligtas ng Panginoon na nagmukha akong weird dahil sa dahil tinataas ko siya? Dahil nakita na ba ako ng anak ko na nagmukha akong weird dahil gusto ko lang ipagmalakas sa kanila ang Diyos na bumuhay sa kanila at nagpa-aral sa kanila? Meron ba akong pagkakataon na pinagmalaki ko man lang sa asawa ko, sa anak ko, sa nanay ko, sa tatay ko, ang Diyos na nagligtas at nagbago ng buhay namin, na dapat kami ay punong-puno ng kautangan, dapat sa napreso, nasa preso na sila, sana hindi kami nakapag-aral, pero dahil sa Diyos na to, binago niyang buhay isang araw sa pamagitan ng kaligtasan, to brag the Lord. Sabi ko, Lord, I'm so sorry, hindi ko pa ata kayo napapurihan according sa ganitong basihan. So gusto ko pong i-lay down po yan muna sa terminong yan, dahil yan po ang tunay na kahulugan ng salitang the power of praise. This is not just singing, this is not about telling God how great thou art, hindi lang po ito about saying, thank you Lord, that is not praising God. May mas malalim pa itong kahulugan. And I want you to share po this afternoon ang Hebrews chapter 13. Yan po yun ang sa inyo pong mga bulletin 15 and 16. Sabi po dyan, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise. Ulitin ko po, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of lips giving thanks to His name. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. Sa talata pong ito, gusto ko pong i-share sa inyo na pinapaalam ng Diyos kung paano siya mapi-please sa atin. Alam niyo po ba,
kung gaano kaimportante na matuwa sa iyo ang Diyos. Dahil pag natutuwa ang Diyos sa isang tao na, anong term ko dyan sa kanto? Napakaswerte mo. Napakapalad mo. Pag tuwang-tuwa ang Diyos sa iyo, sisiguraduhin po ng Biblia sa iyo. Nga pag natuwa ang Diyos sa kanyang nilalang, He will supply lahat ng needs mo. He will protect you. Lahat po ibibigay niya sa iyo kapag na-please siya. Dito sa talatang ito, titingnan po natin, God is well pleased. Hindi lang po please, ha? Well. Paano mo mapi-please ang Diyos sa buhay mo? Ngayon, people, kailangan ma-please ang Diyos sa buhay mo para sure ka ng future mo. Sa mga bago namin kaibigan na nandito, ang buhay na masalimuot, ang buhay na nakakatakot, ay ang buhay na ang Diyos ay galit sa iyo. Hindi dahil ikaw ay galit siya dahil sa kasalanan mayroon ang tao. Nakikita niyang pagsuway na ginagamit. Pero kung gusto mong magbagong lahat nito, we need to please Him. Paano? Sa talatang ito, makikita niyo po ang sekreto kung paano mapi-please ang Diyos. Let me share to you ang title, A Sacrifice of Praise. A Sacrifice of Praise. Let us pray. Lord, tulungan niyo po kaming maintindihan na yung salita sa maikling panahon. Makita namin kung paano ka namin mapi-please. Malaman namin ang katotohanan ng kapangyarihan ng pagpupuri sa iyo. Salamat po. Gabayan niyo po kami in Jesus' name. Amen and amen. Na-realize ko lang po, kapag natutunan ko ang tunay na pagpupuri sa Diyos, babaguhin ito ang buhay ko. Ang realidad ng pagpupuri sa Diyos ay may kinalaman sa lakad ko bilang Kristiyano. Kung hindi ako marunong magpuri sa Diyos, ibig sabihin may problema ako sa Diyos. Kayo ba yung meron ng kasama ni hindi ka man lang na wala man lang na-appreciate sa iyo? Mga nanay, naranasan niyo na ba sa anak mong matapos mong pag-aralin, matapos mong pakainin, matapos mong alagaan, hindi mo man lang narinig ng salitang buti pa ang nanay ko, ang galing-galing. Wala man lang, di ba? So kung marunong magpasalamat at magpuri, ibig sabihin po, yan ay may kinalaman, indikasyon ng mabuting relasyon sa Diyos. Kung hindi ako marunong magpuri sa buhay ko sa Diyos at nangyayari sa buhay ko ngayon, ibig sabihin, may kababawan ng aking relasyon sa Diyos. Tingnan po natin sa mga talatang ito at in-exhort po sa atin. Paano ako makapagbibigay ng papuri sa Diyos? Number one po, living life as a sacrifice of praise through Him. Unang-una po, para matuto tayo kung makapagbigay tayo ng pagpupuri sa Diyos, kailangan sa pamamagitan muna niya. Ano pong sabi ng talata? By Him, therefore, let us offer sacrifice. You can never offer sacrifice of praise without Him. Yan ang pong gusto sabihin. Ngayon, malabo po, ano naman sacrifice of praise? Ganito po yun. Pakinggan niyo muna po ako. Ako muna pong tingnan nyo. Sa Old Testament po, kapag gusto mong matuwa sa iyo ang Diyos, umunta ka sa templo, magbigay ka muna ng offering, sacrifices. Sa Old Testament po, nung unang panahon, hindi ka kakausapin ng Diyos pag hindi ka nagdaan sa pagbibigay ng sacrifices, offering of sacrifices. Hindi matutuwa ang Diyos sa iyo, hindi i-approve ng Diyos, kahit ano pang sabihin mo, hindi ka sasamahan ng Diyos kapag hindi ka dumaan sa pagbibigay ng pagsasakripisyo. Hindi ka patatawarin ng kasalanan mo kapag wala kang sacrifices na bibigay. Walang forgiveness of sin, walang presensya ng Diyos, walang blessing, walang offering, wala lahat kung wala kang sacrifices na i-offer sa Kanya. Ganyan ang nangyari sa tao dahil sa kasalanan natin sa Diyos. Kailangan mo nang meron kang hain sa kanyang buhay at yung hain yon siguraduhin mo na tama ayon sa kanyang sinabi dahil kung hindi, wala po mangyayari sa gusto mo.
mabubuhay ka sa sarili mo. Paano kung meron kang kasalanan? Hindi ka patatawarin. Paano kung meron kang pangangailangan? Wala kang makakamtan. Paano kung meron kang lakad? Wala kang proteksyon. Bakit? Wala kang sacrifices. So, sa halip na po, ang buhay mo'y mapuno ng makatuwaan, kasiyahan, noong unang panahon, napupuno ng paghihirap, puno ng worry kasi alam mo ang Diyos ay malayo sa iyo dahil hindi mo sigurado kung ang sacrifice na iyo, offer mo sa Kanya, tatanggapin Niya. Kaya naman po may pagsasakripisyong grabe. Pero sabi po ng Biblia, kailanman hindi natuwa ang Diyos sa mga sakripisyong katulad ng paghahain ng mga animals o mga gulay o kung anuman, hindi kailanman kinatuwa ng Diyos. Kaya patuloy na ang tao ay malayo sa Diyos. Pero isang araw, sabi ng Book of Hebrews, pag binuksan niyo po yan hanggang chapter 1, dumating po si Jesus. Si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao, naging tupa o kuldero ng Diyos na naging haing buhay at sacrifices ng mga taong makasalanan kagaya mo at kagaya ko para sa Diyos. Siya ang naging offering ng lahat ng taong makasalanan. Siya ang namatay. Siya ang nagsilbing parang tupa na kinatay para ang Diyos na galit sa kasalanan, mawala ang galit. Para ngumiti ang Diyos, makita niya ang isang tamang haing buhay, matutuwa siya kapag yon ang binigay mo. And for to settle everything, si Jesus Christ ang naging sacrifices para sa ating lahat. Nung siya nang naging haing buhay, nangiti na ang Diyos. Gumaan ang pakiramdam ng Diyos. Kaya ikaw na makasalanan, kaya ikaw na walang Kristo sa puso, kahit anong gawin mo noon, walang makakarating sa Diyos na tinig mo, wala siyang gagawin sa buhay mo, pupunta ka ng impyerno dahil yun ang ating talagang destinasyon. Pero dahil si Jesus ay nag-offer ng kanyang sarili, naging offering siya sa atin, natuwa ang Diyos. At kapag sinabi mo sa Kanya, tinanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas, kukunin ka ng Diyos. He will be pleased sa inyo, sa akin. Nakukuha niyo po ba ako? Kaya sabi niya, through Him, if Jesus is in your heart, sa mata ng Diyos, masaya na sa sayo. Hindi niya nakikita ang ginawa mo noon. Ang nakikita niya ang ginawa ni Jesus sa iyong buhay. Kung paano nilinis niya, pinalitan niya ng dugo niya ang iyong spiritual na buhay at doon siya natutuwa. Kaya ikaw na may Kristo sa puso, ang gusto niyang sabihin, mabuhay ka na ngayon na mayroong sakripisyo ng pagpupuri na sa Diyos dahil wala ka ng problema sa buhay. Amen po ba yun? Wala na po tayong problema pag si Jesus nasa puso natin. Dahil ang pinakang mabigat na problema natin ay ang kasalanan pupunta ng impyerno. Kung meron ka daw pong Kristo sa puso, wala ka ng ibang gagawin, magpuri ka na lang. Dahil lahat ng kailangan mo, lahat ng meron ng Diyos ay nasa iyo na. Kaya sabi niya, through Him, if you want to live a life of praise, you have first to undergo through Him. Si Jesus lang po ang una. Hindi ka makapagbibigay ng papuri kung wala si Jesus sa buhay mo. That is through Him. Number two, living a life of sacrifice of praise must be, sabi niya po, continually. Si Pastor Lat kanina umaga, mayroon siyang point doon na sinunggit niya rin ng continually. Living a life, sabi niya, praise God continually. Ang tunay na pagpupuri sa Diyos ay tuloy-tuloy. Hindi niya sinabi po dyan sa talata na kapag ikaw ay sa pamagitan ni Jesus siniligtas na, hindi niya sinabing, I want you to go to the church and praise the Lord every Sunday. Hindi niya sinabi, every Thursday. Hindi niya sinabi, kapag may services lang. Ang sabi niya po, continually. Ang tunay pong pagpupuri sa Diyos, tuloy-tuloy, palagian, 24/7. Pagkagising mo sa umaga, habang naglalakad ka, habang nagtatrabaho ka, hanggang dumating uli ang hapon, wala kang ginagawa kundi magpasalamat sa Diyos sa lahat ng ginagawa niya sa iyo.
that is praising the Lord. Alam niyo, ang problema pala nating tao, naglalagay tayo ng limitasyon sa pagpupuri sa Diyos. Kung alam lang natin ang kapangyarihan nito at ang sekreto ng pagpupuri, hindi mo lilimitahan eh. Hindi mo siya ilalagay sa isa lang na kanto. Kung alam lang natin na kapag patuloy ka pala nagpupuri sa Diyos, natutuwa ang Diyos sa iyo. Kaya pala minsan, ang bigat ng pagpapala ng Diyos sa atin, kasi kung magpuri tayo sa Diyos, minsan, kakaunti. Ano? Nag-count ako, trinay ko po. Mag-count nga kayo. Ilang beses kayo nagpasalamat sa Diyos at ilan ang mas maraming hiningi mo sa Diyos? Ilan ang mas maraming daing ka sa Diyos? Ilan ang mas maraming, ito Lord, sana bigay mo, ito sa protectionan mo, o ito lang sa pandemic na to. Ilan tayong, ilang beses tayo nagsasabi, protectionan mo po ako, huwag sana po akong mahawa, huwag sana po itong anak ko, huwag naman po sana ito, huwag mo sa, ilan po ang sinabi mong, thank you Lord, buhay pa ako, thank you Lord, hindi po kami nangyari, thank you, salamat po Panginoon, napakabuti. Kokonte, hanggang doon lang sa dulo yon. Pero kung alam lang sana pala natin, na kapag continually ang pagpupuri sa Diyos, it will please Him. At kung alam lang pala natin na ang Diyos kapag natutuwa, He will give you the desire of your heart. That's the power of praising the Lord. But it should be continually. Siguro sa mga isa nating Sunday, ay may marinig tayong message about how to praise the Lord in the midst of crisis. Kasi doon mo makikita pa rin ang pagpupuri sa Diyos. Maririnig natin siguro yan. Number, that is continually. Next, number three, living life sacrifices praise, expressing thanksgiving. Kuya JP, yung ano pala yon, yung may mali ang binigay ko sa'yo, na yung sa verse 15, yung lips may, the fruit of lips giving thanks. Yan, yan po yan. Number three po, living life as sacrifice of praise, expressing thanksgiving. Ang totoong thanksgiving is a thanksgiving from the heart and a thanksgiving with your lips. Ang tunay na pagpupuri sa Diyos, hindi lang yung niisip mo lang araw-araw. Hindi lang yung, nasa puso ko naman yan po, nagpapasalamat. Ang sinasabi ng Hebrews, yung gumawa ng writer ng Hebrews, kailangan may naririnig siya sa iyong bibig. Alam niya ng laman ng puso mo, pero gusto niya makita ang sinseridad mo sa pamamagitan ng sinasabi mo ito, itinitestify mo ito sa iyong mga kaibigan, sinasabi mo ito sa mga iyong mga sa buhay, naririnig niya dito sa church. So part lang ang pag-awit. Ang problema nga po ng ibang yang nating mga Christian, aawit na lang papuri sa Diyos, matipid pa. At ang sasabihin, Pastor, nasa puso ko na yan. Well, tingnan niyo po ang sabi ng Biblia. Thanksgiving saan? The fruit of your lips. The fruit, ibig sabihin, kapag nasa puso mong pagpupuri, ang nagiging bunga nito ay sa inyong bibig lalabas. Yes, mayroon bang tayong kasabihan? Kung ano ang laman ng puso, yun ang nasa nguso. Biglain mo ang tao. Ang bigla, gulatin mo, lalabas ang tunay na laman ng puso. Kung ano-anong lalabas. Pati body parts sumalabas. Kasi yun ang laman. Kapag talagang totoo, pati sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng problema, sa panahon ng kadiliman ng buhay, kapag totoong ang iyong puso ay laman ay pagpupuri sa Diyos, lalabas at lalabas ang papuri sa Diyos. Look at Job. Grabe ng pinagdaanan. Ano pong lumabas sa kanya? Pagpupuri sa Diyos. That is a constant expression of thankfulness. Kaya naisip ko, ako ba ay nagpupuri sa Diyos o complainer ako? Ako, in-evaluate ko, more ang complainer ata ako eh. Dami kong complaints sa Panginoon. Ano nga yung ngurob-ngurob? Ano yung ngurob-ngurob? Yung mga Bicolano, ngurob-ngurob. Alam niyo yun? Karen, kita niyo po sa inyo pag binahog niyo? Sige, ganyan. Napakain muna. Sige, ngurob-ngurob pa. Parang ganyan tayo.
Mas marami ang ngurug-ngurug, mas marami ang complain, critic, kaysa sa pagpupuri. Bakit? Bakit yun ang lumalabas sa puso? Ay, sa muso? Kasi yun ang puso mo. Wala talagang pagpupuri sa Diyos. Minsan napepeke yan ng singing time. Napepeke yan ng mga ano siya. Hindi mo mafe-fake ang puso dahil lalabas yan sa inyong lips. Thus, living a sacrifice of praise, every day, they will hear, they can hear you praising the Lord. Why? Yun ang puso mo. Through Him, that is a sacrifice of praise. Alright, number 4. Living a sacrifice. Gusto ko sana hanggang dun lang sa chapter 15. Pero, hindi pwedeng... Tinignan ko mga commentaries, hindi pwedeng paghiwalayin this, kasi part siya ng pleasing the Lord. Tinan niyo po ito. Kasi parang sabi ko, Lord, parang magkaiba ang context mo. Hindi, sabi niya, kapag nagpupuri ka sa Diyos, kapag ang puso mo'y laman ay puro pagpupuri sa Diyos, hindi lang ang resulta yung sa lips mo nagpipray ka o nagpipraise ka. Isa pa sa resulta niyan, you do good to other people. Ang taong mapupuri sa Diyos, hindi niya nakakalimutan ng mga tao na sa paligid niya. Ang sabi diyan sa talata, but do good. Do not neglect to do good. Ang mga tao mapasalamatin ay nagpapasalamat sa kanyang kapwa at pinapakita sa kanyang kapwa. Kaya nasusunod yung salitang, love your God in your heart, you praise the Lord, and love your neighbor. Kaya sabi niya dito, doing good. Ang taong hindi marunong magmahal sa kapwa ay yung mga taong hindi mapagpasalamatin sa Diyos. Alam niyo po, kaya itong mga volunteers natin, hindi niyo masisisi at hindi niyo makakayang i-discourage sa pag-feeding. This is part of their sacrifice, sacrificial praising to God. Hindi unconscious ito sa kanila, pero kung titinong, bakit ganun lang ang kanilang concern sa mga bata? Sa mga taong dapat it is because sa pamamagitan ni Jesus, nilagay sa kanila ang compassion, nilagay sa kanila ang pag pagpapasalamat at nakikita nila sa ibang tao ang ginawa ng Diyos sa kanila. Ito ang lalabas sa iyo, nagpapasalamat ka and you're doing good. Hindi mo alam mabuti ang mga pinagagawa mo sa mga tao. That is the power of praise. Ang mga taong hindi matulungin sa tao, hindi mapasalamitin sa Diyos, hindi kasi nagpupuri sa Diyos. So you better start praising the Lord. And 5, leaving us a sacrifice of praise. Tingnan niyo sa King James Version. Ito talagang inulit-ulit ko po ito eh. To communicate, forget not. Pero ang original niyang word sa pagkakasulat nito is about sharing. It's about giving. Sa ibang ano po, do not neglect to share what you have. After you praise the Lord at ang pagpupuri galing sa puso, pumupunta sa lips mo, ang reaction ay you do good to others, isa sa kanyang reaction, nagsisimula kang magkaroon ng pag-share kung anong meron ka. Actually, sa original yung communication, forget not, it's about a benevolent giving for a need. So if you want to please the Lord, sabi po dyan, acknowledge God in your heart and in your lips will say the praise and you will do good to others and you will share what you have. Bakit ka natututong mag-share? Dahil marunong, dahil yan ay pagpupuri mo sa Diyos. Yan ang expression mo sa Diyos. And I don't know kung ano ang impact nito sa inyong puso, pero alam ko, sa iba't ibang kaparaanan, may marirealize kayo. Let me conclude. God is telling you how to please Him. Hindi siya naghahagad ng anumang bagay. Hindi niya sinabing mamatay ka sa krus para ma-please siya. Hindi niya sinabing saktan mo ang sarili mo. Hindi niya sinabing magkasakit ka para maipakita mong pagmamahal mo sa Kanya. Ang sinasabi niya sa iyo, ginawa na ni Jesus ang lahat ng bagay sa iyo, pwede ba ma-appreciate mo naman ng Diyos sa ginawa niya sa iyo? Namatay na siya para sa iyo. Dapat hindi niya ginawa yan sa iyo eh.
Pero ngayon, dahil sa Kanya, free ka na. Malaya ka na. Isang araw dadaling ka pa niya sa langit. Ang gusto niya na lang ngayon, mabuhay ka na punong-puno ng pagpupuri sa Kanya. So parang sinabi niya sa iyo, anak, gusto mong matuwa ako sa iyo. Magpuri ka ng iyong puso, magpasalamat ka ng iyong bibig. Gawin mo sa iba ang ginawa, pinapagawa ko. And I will smile at you. Yun lang po ang sinasabi niya sa ating lahat. Sana po magsimula na tayong mabuhay na mayroong pagpupuri sa ating puso. Hindi lang tayo binuwan ng Diyos para lang sa hingi. Binubuhay tayo ng Diyos para ma-realize natin ang daming dapat ipagpasalamat at pagpuri sa Kanya. Let us pray. Lord, maraming pong salamat. Pinupuri ka namin sa iyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa amin. Meron kaming assurance mula sa iyo na dahil kay Jesus, kaming lahat ay hindi mo iiwan, hindi mo papabayaan. Dahil kay Jesus, meron kaming pupuntahan na isang siguradong lugar. At sa panahon ng pandemya, dahil kay Jesus, meron po kaming assurance na hindi kami maano. Ano pa ang hihingi namin sa iyo, Panginoon? Ano pa ba ang hinahanap namin, Panginoon, sa iyo? Lahat ay binigay mo na. Isa na lang ang aming gagawin. Magpuri kami sa iyo. Ma-realize namin lahat sa puso namin na kami ay dapat mabuhay na punong-puno ng pagpupuri. Tulungan niyo kami, Panginoon, ito ang aming maging buhay. Magmula ngayon, pagkagising, pag nagtatrabaho, kapag kumakain, kapag nagpapahinga, hanggang matulog uli, hayaan mo, Panginoon, punuin ka namin ng pagpupuri sa iyong kabutihan sa aming buhay. And we will see the difference that it will make in our lives. Salamat po. Lahat ang kaluhatian ay sa iyo. In Jesus' name I pray. Amen. And amen. The people of God say, amen. Salamat sa Panginoon. Pupuri po sa ating...